teacher dapat pero napadpad ka ng agriculture. Opo, natapos ko po siya pero hindi talaga yun ang aking calling. Sana po ay wag po kayong matakot na kung ito po ang inyong passion, hayaan niyo po na sundin niyo po yung inyong mga kagustuhan na matuto sa pag-aagrikultura. Ano naman yung benepisyo sa iyo na nandito ka ngayon sa farm, nakakatulong ka sa dito sa mga kasamahan mo? More on mental health po. Dahil ito din po talaga yung passion ko, more on agriculture. Mm-hmm. Tapos, masaya po ako na ito yung ginagawa ko. So imagine na 24 years old pero nandito siya sa agriculture ngayon. Naniniwala po ako na may pera sa agrikultura. Mga kabidyo, no? Pagkatapos natin makausap at makakwentuhan si Ma'am Esperanza, kasama naman po natin si Ma'am Tere. Ma'am Tere, pakilala ka naman sa ating mga viewers. Hello po mga kabidyo, ako po si Tere, 24 po, at ako po ay inline sa agriculture. Na papanahon po, dahil nagkaroon po ng pandemya, kaya naisipan ko po na ma-inspired sa mga farmer, dahil kung wala po tayong pagkain na mabibili, gumawa po tayo ng sarili nating pagkain at magsimula po tayo sa mga pataba. Kaya po, nakatutulong po na magkaroon tayo ng kaalaman at maisagawa po natin ito kahit sa sarili lang po nating bakuran. So imagine ha, 24 years old pero nandito siya sa agriculture ngayon. Yes po. Who inspire you at the same time? Sino nagtulak sa'yo na pumunta dito? Bali, sa family po namin, ako lang po yung sa inline sa agriculture. Although, namana ko po siya sa lolo ko po. Yung sa mga kapatid ko po, hindi po sila masyado exposed. Pero, yun po. How long you're here sa CBE? Sa 4 months po. 4 months pa lang, okay. Bali, ako po ay isa po sa assistant po ni ma'am. So, ano basically na ginagawa mo dito? Yung nadatnan kita kanina, gumagawa kayo ng layer compost. Opo. So, ikaw sumasama ka sa, parang pansin ko dito, parang ikaw lang ata yung babae na kabataan dito o may iba ka pang kasama dito? Meron naman po, si Ate Edna po. Tapos yung iba po namin sa production po ngayon. Mm-mm. Kaya wala po sila dito. Mm-mm. Ano naman yung benepisyo sa'yo na nandito ka ngayon sa farm, nakakatulong ka sa dito sa mga kasamahan mo? More on mental health po. Dahil ito din po talaga yung passion ko, more on agriculture. Mm-hmm. Tapos, masaya po ako na ito yung ginagawa ko. Ano yung ginagawa ni Ma'am Tere before? After ko pong mag-graduate ng high school, hindi ko po alam kung saan ako mag-aaral. Kaya naghanap po ako ng isang school na natagpuan ko po yung Seed Philippines. Ito po ay nakafocus sa agriculture. Mm-hmm. At na-inspired po ako. Pero gawa nga po nang hindi kami, wala po kaming resources na lupa. Kaya hindi ko po mapagyaman ang aking kaalaman. Kaya nag-aral pa po ako ng education. Okay, after, so you're dapat teacher ka? Opo. Okay. Teacher dapat pero napadpad ka ng agriculture. Opo, natapos ko po siya pero hindi talaga yun ang aking calling. Mm-hmm. At yun po, malungkot ako na kung papasok ako sa inline po ng pagtuturo, kaya naman pero mas masaya kung gusto mo ang iyong ginagawa, di ba po? No, pero pwede ka naman maging teacher sa agriculture. Yun na nga po, at maka-inspire din sana. Mm-mm-mm. So ngayon, no, ngayon na nandito ka for 4 months, tumutulong ka sa pagko-compose ng mga compost layers nyo dito para maging organic na pataba, no? Organic fertilizer sa inyong mga pananim. Anong mensahe mo sa ating mga kabataan na kagaya ninyo na gustong pasukin din yung ganitong larangan dito sa agriculture? Sana po ay huwag po kayong matakot na kung ito po ang inyong passion, hayaan nyo po na sundin nyo po yung inyong mga kagustuhan na matuto sa pag-aagrikultura. Pagbalagay na po natin ang sanabi ng iba ay dapat maging architect or maging doktor. Isang doktor ka. Mm-hmm. Kung hindi mo siya passion, sana matutunan mo mahalin kung ano yung gusto mo talaga. Mm-hmm. Maging isang farmer, kasi
dapat mataas ang tingin natin sa isang farmer, hindi natin minamaliit. Bilang isang kabataan, no, ano yung napuporsi mo or parang nabivisualize mo sa farming at saka sa agriculture dito sa Pilipinas? Opo, dito sa Pilipinas, naniniwala po ako na may pera sa agrikultura. Lalo na mapagyaman mo ang iyong kaalaman at ma-inspired mo ang mga kabataan, mga kapatid mo, mga kaibigan mo. Ganda na nga perception ni Ma'am Tere, no, dahil naniniwala siya na may pera sa agrikultura. Pero ang tanong ko, Ma'am, no, yung iba minamaliit ang mga magsasaka. Sabi nila, walang pera diyan, pagod lang 'yan. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Nais ko lamang po na sana ay matutunan nila or makita nila ang vision sa isang farming para ma-inspired sila sa mga nagtagumpay na, mga nag-succeed na. Kasi kung hindi naman totoo na walang pera sa agrikultura, hindi sila tatagal. Kailangan lang nila mapagyaman ang kanilang kaalaman. Mm-mm. Lalo na kung ano yung mga resources nila. Mm-mm. Pwede silang magpatulong sa mga nakakaalam pa. Ano yung pinaka-main ano mo, parang benefits mo na ikaw ay pumasok dito sa agrikultura? Aside from mental health, nasabi mo parang nalilibang ka, na-freshen up your mind. So, sa tingin mo, dito ka natatanda, dito ka nalalago, or what? Yun naman po, ay madami tayong mga plano. Pwede tayong naka-focus sa agriculture, pero pwede din natin mapagyaman ng iba nating mga site. Kumbaga sa food, pwede tayong mag-baking, pwede din natin ipasok yung mga ganong factor. Mm-mm-mm. So parang ano, no, food processing. Food processing, pero related din siya para maganda yung pagpa-factor in natin. Bilang isang empleyado dito sa ano, sa CBE, anong gusto mong sabihin? Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat at ako po ay natanggap dito at lalo-lalo na po kay Ma'am Esperanza. Dahil po hindi ko inaasahan na ako magkakaroon ng trabaho related dito sa organic agriculture. Masaya po dahil ako'y bumibili lamang po ng organic vegetable at nakaka-inspired po talaga na magkaroon ng mga katrabaho na inline din sa aking passion. Kaya sabi nga nila, mas maganda, make your passion as your profession. So, yun po yung ginagawa ni Ma'am Tere dito po sa kanilang farm, no? At kasama ni Ma'am Esperanza na tumutulong din. Para upang sa gayon ay matulungan, no, yung ating mga kabataan at siyempre yung mga kababayan po natin, mga Pilipino, na gustong pasukin ang agriculture or mundo ng pag-aagrikultura. Maraming salamat po. Maraming salamat po.